Pods, Rizalan here, and I'm back with another video. So for today, obviously, nakalagay naman sa title ang gagawin ko ay I only ate black foods for a day. For a day, hindi 24 hours kasi let's be real, hindi ko talaga ito 24 hours gagawin. Thank you sa Rosebud na nag-request na itong video na ito. Ayan, kasi diba nag-post ako sa Instagram and nagtanong ako kung ano mga Halloween content suggestions or requests nyo. So, expect na this whole week ay puro Halloween content. And ito dapat yung month na maraming Halloween parties as in kabilaan. And I really love dressing up ng kusino man. Kasi diba parang nagko-costume and wala lang, parang every parties iba yung character mo. And na-enjoy ko yung Halloween decorations, Halloween stuff. And nami-miss ko yun dahil naka-quarantine tayo. Of course, wala tayong mga Halloween parties. So yun, naisip ko na lang na gawa ng mga Halloween contents para somehow ma-feel ko yung Halloween vibe. Anyway, wala akong masyadong mabiling black food kasi I challenged myself na hindi ako mag-cheat. I mean, hindi ako mag-color, hindi ako mag-food coloring na black. Medyo mahirap. Pero hindi ko sure kung mahirap ba talaga sa amin lang yun. Sa grocery lang malapit sa amin na walang masyadong kakaibang pagkain. But anyway, sa mata ko naman, mukha namang black food talaga yung mga binili ko. Okay, let's start. Nagugutom na ako. Sobrang gutom na talaga ako. Ang ating first meal of the day, a slice of chocolate cake. Mukha naman siyang black, diba? And black coffee. Ah, black nga siya. Well, feeling ko kaya siya sobrang black ngayon kasi ang dami ko nilagay na kape. Mukha naman successful yung ating first meal. Mukha naman black siya. Oh, sobrang black nga. A very healthy breakfast. Cake and coffee. Nice. Oh! Dalawang slice pala siya. Ah, ang ganda! Black na black. Actually, kagabi ko pa kinokondisyon yung sarili ko. This is gluten, sugar, and dairy. Alam niyo naman na medyo as in iniiwasan ko yung mga yan. Again, intermittent fasting din ako. This is bad to break my fast. But anyway, wag na muna natin pag-usapan yan kasi we're not here to talk about healthy stuff. I'm just here to do the challenge. Okay, so we're here for black food and enjoy natin yung mga black food na meron ako today. So, let's start. Mas dry pa sa dry to eh. Alam niyo yung pagka-dry ng tinapay niya, yung parang ang hirap lunukin. Pero, ang sarap yung lasa niya. Parang napilitan ako. Hindi, seryoso, masarap yung lasa niya. Hindi, lasa siyang brownies. Kaya lang, sobrang dry nga. Alam niyo yung tinapay na tatlong araw na, or ilang araw na. I love coffee. Pero, hindi ito like, sobrang dami talaga itong pagkalagay ko. Ooh! Excited lang pala ako. Ang arte ko lang. Sarap! Ay! Tignan nyo to. Kasama sa theme yung laptop ko. Color black din siya. Kainin natin. Char! Ito din black din. Ay, hindi pala. Dark green siya. Ano ba itong utak ko nakakalat? Ang dami ko siya share. Pag ganun-ganun yung thoughts ko. Ayan. So, habang nagbe-breakfast tayo, manonood ako ng K-drama. Wala lang. Mayroon akong K-drama pinapanood ngayon. Yung Record of You. I'm gonna watch my K-drama na. And kakain na ako ng breakfast. See you later. A few moments later. Hello! So, I'm back. And bago ako mag-lunch, mag-ano muna ako. Magkukulay muna ako ng buhok kasi tinanin naman yung buhok ko. Plus, wala pa akong balak magkulay ulit ng light. Wala rin akong balak mag-cut ng hair. So, well, gusto ko lang pumunta yung buhok ko. And, bumili ako ng pangkulay sa grocery kahapon. So, imimix ko lang yung pangkulay dito. Meron din siyang gloves. Oopsie. Malagay ko na lahat. And shake, shake, shake. Oh, shake, shake. Shake, shake, shake. And then, tatanggalin daw itong nasa ibabaw. Para siyang ice candy. Boom! Okay, let's get it! Am I doing this right?
Lagay ko na lang kaya dito sa palad ko. Tapos, like, spread ko ng onti. Tapos, iganto ko na lang sa hair ko. Yes or no? Ginawa ko na eh. At dahil dyan, medyo namiss kong pumunta sa salon. Kasi amoy salon to. Hindi ko makita ang hirap. Guys! Hindi pa nakikita mag-dive sa hair ko. Guys, okay na. Ngayon na nilagay ko yung lahat. And feeling ko naging effective naman siya kasi ayun mo, parang nag-dark na yung buong hair ko. Tignan nyo, nag-dark naman tong gloves ko. And, ang dami nilagay sa akin here. Is that normal? Okay, I'll see you after 30 minutes. Bye! Later. Ready na ba kayo? Rated K! Dun 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 dun. Yes! Dark na yung hair ko! Ewan ko kung maganda ba talaga yung kulay, kung bagay ba talaga sa akin yung kulay, or na-miss ko lang talaga ang dark hair. Comment down below! So, gutom na me. Kaya, it's time for lunch! Another black food. Pero itong lunch ko, excited ako dito kasi ito yung unang-unang black food na naisip ko pagkapunta ko ng grocery. Ito agad yung una kong hinanap. So. Okay, so actually, yung lunch ko dapat ngayon is yung beef gyudon from Karagala. Ito ay ang online business ng aking kuya. Ito yung mga favorite Japanese food namin, like beef gyudon, chicken oyakodon, and okonomiyaki. So, tira nyo to. Ang ganda! Ito sana yung aking lunch. So, kung gusto nyo itry ang mga Japanese food, authentic! Wow, authentic! I guarantee you na authentic siya kasi lahat ng ingredients na ginagamit namin dito is Japan-made. Like the page, Facebook page of Karagala PH. Pero sa ngayon, around Santa Rosa muna kami nagdi-deliver sa mga taga Santa Rosa Laguna dyan. Message us! Tudu! Ang magiging lunch time ko ay tudu! Jajangmyeon! Or Japagetti. Alam ko parang mga dark brown mo ko nito, but it's black bean paste. So, technically, it's black food. Hindi nga lang black yung noodles ito. Gusto ko sana bumili ng black noodles separately, pero hindi ako makahanap sa grocery. And please, alam kong hindi black itong beef, pero hayaan nyo na ako nakainin tong beef na to because, you know, it's my kuya's specialty. Sayang naman kung dito ito kakainin. Masarap ang jajangmyeon plus beef. Famous dish ng Parasite, chapaguri, chapagetti plus noguri. Pero wala ko nung noguri. Plus, di ba may beef steak sa ibabaw? Medyo gagawin natin yon. Minus din noguri lang. Guys, alam ko, sinabi ko na hindi ako magkoconcern sa anything nutrition channeling. Pero I'm so shocked na ito chapagetti ay merong 610 calories. 610. At one serving lang to ah. Sa regular basis, dalawang meal na to para sa akin. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Guys, may mali ako nagawa. Hindi ko nasama sa pagluto ng pasta at luto ng noodles itong vegetables. Ang suka ko! No, sobrang tigas niya. Pwede na yan. Parang chicharon. Isasama natin yung egg kasi sayang naman. Masarap din naman yun sa jajangmyeon. Yum! I'm so sorry, kuya. Sayang yung kanin. So, ito na po ang aking lunch. At kung hindi nyo nakikita, behind the scenes, sobrang stress ako ngayon. Tumatakbo ako saan-saan because nag-multitask ako, gumagawa ako ng content. Plus, nagluto ako ng mga order sa aming online business.
So, okay, I failed you for this meal because it's brown, not black, obviously. Pero I bought this for the fact na it has black bean paste. So, technically, it's black food. So, yun siya pag... Ang dami ko sinasabi, kakain ako. Ito yung masarap na part dito. Noodles. Tapos, beef. Sobrang dami niya. Pwede siya sa 2 serving. Dahil may drink akong black kanina. May drink sweet ako ngayon. And then, for sure narinig nyo na. RC, no sugar. Diting, ASMR moments. It's been years, siguro 5 years na or no. Tsaka din ako mahilig sa cola eh, sa soda. So ito lang ulit yung time na iinom ako ng soft drinks. Alam niyo kung anong ayaw ko sa soft drinks? Alam ko ito yung gusto ng mga tao kaya gusto nyo ng soft drinks. Yung parang acid niya, yung bubbles na magaano sa bibig mo at sa lalamunan mo. Yun yung ayaw ko. Plus the fact na sobrang daming sugar ng regular soda. Dati pag umiinom ako ng Coke, matagal ko munang binababad na ganito para mawala yung spirit. Yung spirit niya. Anyway, susubo lang ako ng konti dito. Ayun, nag-multitask ako. Habang kumakain ko ng lunch ko, gagawin ko itong sa business namin kasi naghihintay na yung mga customer namin. Guys, I'm gonna cheat. Hindi ko mauubos to. Itong kalahat ay ibigay ko sa kapatid ko. Tuntua ka pa siya. Pero pwede mo ng beef. Okay guys, it's dinner time. Tapos na ako sa mga meeting ko tonight. Sobrang busog pa ako. Parang ayoko na mag-dinner. Pero okay, tatapusin ko tong challenge na to. Just because. So, ito ang dinner natin for tonight. Black rice. Bumili talaga ako ng black rice para sa content na ito. I guess, ma-force ko yung sarili kong kumain ng rice sa buong linggo. But anyway, sinurge ko naman yung black rice. And this is better nga daw sa brown rice. High in protein siya. And meron siyang antioxidant. Dapat yung ulam ko ay dinuguan. Kaso, dun sa pinag-orderan namin, wala na daw, ubus na daw yung tinuguan. So, ito na lang ang natitira sa pantry. Na color black, black beans, and shiitake mushroom. And now, I don't know kung anong luto to. Kasi ito lang dalawa ingredients. Hindi naman ako pwedeng kumamit na ibang ingredients unless it's black. So, inisip ko ngayon, lutuin ko tong black rice. And then, iboboil ko lang to. Kasi meron na siyang salt eh. Since busog na ako, ang gagawin ko naman dito is lahat ng serving size niya. And baka matrigger kayo sa way ng paghugas ko. Pero gato kasi ako maghugas ng rice. Kasi ako lang naman yung kakain. Masubis kasi siya eh, kasi yung hugas tanggal gusto. Gago ko lang yung pagmaramihan yung kakain. Pero kung ako lang naman, okay na yung ganito. Tapos, hindi, ibababad muna natin siya ng 30 minutes bago natin lulutuin. Habang binababad ko yung rice, pre-prepare ko na yung ating ulam. Mukha siyang itlog ng ipis. Para siyang may soy sauce. Ayan. Tide! Oh! Mukha talaga siyang may soy sauce. Hindi. May soy sauce nga siya kasi yung ingredients niya ay black beans, soya extracts, caramel, and monosodium glutamate. Ano yun eh? Kadiri!
Ito naman ay 1/2 cup. I love shiitake. Tapos na ang 30 minutes, kaya it's time to cook the rice. And habang... And habang niluluto natin yung rice, lulutuin na natin ang ulam natin. Sobrang alat na nung, black bean. Ang alat na rin yung shiitake, kaya... Lutuin na natin siya sa tubig. Ta-dun! Moment of truth! Hindi ko alam kung hindi ba siya appetizing talaga or sobrang busog na lang ako na ayoko nang kumain. Yung black rice actually mukhang masarap siya. Ayan o. Dito lang ako sa black beans. Ayoko eh. Kahit na black beans yung nasa jajang yun. Pero ayoko siyang kainin ng ganyan. Hindi naman pakit lasa niya. Hindi rin siya masarap. Actually, masarap yung black rice. Masarap yan pagkukumpas. Hindi naman masama yung lasa niya kasi yung lasa lang ng mushroom at beans ay maalat. And sobrang... Buti na lang sa tubig ko lang siya niluto. Para ka naglagay ng asin sa kanin. Okay lang kung asin na binudbura mo lang ng onti para maglasa yung kanin eh. Mauubos ko yun, masarap yun. Pero para ka naglagay ng isang tablespoon ng... ng asin sa kanin. Na-imagine nyo ba yun? I cannot. Okay na sa akin daw mag-dinner. Marami na ako nakain ngayong araw. Hanggang dito na lang ang video na ito. Thank you so much for watching, guys. And thank you sa nag-request itong content na to. At see you sa mga susunod pang araw dahil marami pa akong i-upload. Everyday upload tayo this week. And lahat ng yun ay requested from IG followers. Ang takeaway ko lang dito sa experience na to, sa content na to, na-realize ko lang na walang masyadong black food. Most of them are not healthy foods. Kasi mostly nakikita kong black food sa grocery ay chocolate, biscuit, kung ano-ano pa. Ito na yung pinaka-healthy na black food. Sobrang dami kong kinain bawal today. You all know na bawal sa akin ang gluten, dairy, and sugar. And mostly yun yung mga kinain ko today. So, for the rest of the week, mag-clean eating ulit ako. I enjoyed this day kasi enjoy ko lang yung mga pagkain. Don't forget to thumbs up this video, leave a comment, and subscribe here on my channel. So, see you next time. Love that! Oh, this new crazy mother...